excited knowing ko si Von Ordonia. At meron tayong tatlong challengers. At ngayon naman is maraming nagre-request na si Carlin daw yung isunod ko. Kaya naman, ito-drawing natin ang kanyang prinsesa na si Carlin. At maghahanap tayo ng isang challenger at ako ang mga kalaban niya. 1 meter size at gagawin namin ito sa loob lamang ng 2 oras. At ang mananalo ay makakatanggap ng tumataginting na 3,000 pesos! Yay! Naghanap na ako ng challenger. Nakita ko si Jemuel kaso busy pa siya. Kaya naman tinanong ko kung sino ang gusto nilang pambato na pwedeng pumalag sa ating challenge. Si artist magaling yun. Nakikita ko siya lagi dito. Ang galing ng portrait. Francis Ash. Francis Ash daw. At dahil busy rin sila sa pag-chalk art, siya ang napili nilang pambato para humarap sa aking challenge. So, meron na nga tayong nakuhang chalk artist at hindi lang ito basta artist sa Baguio. Graphic artist din siya, Niska Stuckley. Walang iba kundi si... Magaling to, Gagi. Kinakabahan ako sa'yo. Ano masasabi mo? Ikaw yung pinambato ni artist. Good luck na lang, good luck. Good luck sa'yo. Tara na. Tara na nga. Parehong grid lines ang ginamit namin pero magkaiba lang ng method. Sa akin ay measure ko ito ng 5 cm per square at sa kanya naman ay gumamit siya ng tinatawag nating squiggle grid or doodle grid. Madalas ito gamitin ng mga mural artists. Hindi kailangan accurate ang sukat, kailangan mo lang itong picturean at doon mo i-adjust kung gaano mo gusto kalaki o kaliit ang imahe na napili mo para sa iguguhit mo. Try nyo rin! Kinakabahan ako kay Asim. Nanginginig na ako. Sinimulan na namin ang pag-i-sketch at inaantay pa nga niya ako eh. Bilis-bilis mo eh. Kinakabahan din ako. Isang reference lang kasi ang ginamit namin at ang bilis niya mag-sketch. Ilang minuto lang ay nagsimula na siyang magkulay habang ako nag-i-sketch pa rin. I-sketch pa rin si Arteo Studio and si Azen. Nag-start na siyang magkulay. Mas mabilis gumalaw tong si Azen. Kinakabahan talaga ako kasi ikaw ba naman kalaban mo? Graphic artist ng pinaka-idol ko na si Ska Stuckley. Shout out sa'yo, Ska Stuckley! Sino sa tingin mo mananalo? Ito kaya sa mas maganda. Tingin ko magawa kaya. Arteo. Ito naman ang twist. Magkaibang medium ang gagamitin namin. Chok sa akin at soft pastel naman sa kanya. Titingnan natin kung ano nga ba ang pinagkaiba nila pagdating sa color, texture, and hueness. Ginukulo ako ni Azen! Kaya kanina pa niya ako kinakausap, din ako makakonsentrate. Okay, maniwala dyan guys. Ako nga dinidistract dyan eh. Ano nga ba ang pinagkaiba ng chalk sa soft pastels? Ang chalk ay karaniwang ginawa mula sa calcium carbonate na kilala rin bilang limestone. Karaniwang ginagamit sa blackboards, school purposes, or rough surfaces. Ito rin ay ginagamit sa mga temporary drawing tulad ng ginagawa ko na chalk art sa kalye. At mas matigas siya kaysa sa soft pastel at mas mababang concentration ng pigment. Kaya kung titignan nyo, hindi siya ganun ka-smooth tulad ng soft pastel. Samantalang, ang soft pastel naman, kung mapapansin nyo, pag hinawakan nyo siya, kumakapit agad yung kulay sa kamay nyo at sobrang litaw pa rin ng kulay nito dahil yan sa pure pigmentation na meron siya. O, alam nyo na. Tignan nga natin kung alam din nila. Mas maganda yun! Hindi siya na-overpower. Mas realistic kasi yung kulay niya. Mas tinted yung kulay niya. Maganda yung shade. Maganda po yung contrast. Mas okay siya tignan. Neutral lang. Mas dominant yung mga colors niya. Mukhang alam na kung alin sa dalawa ang mas patok sa mata ng mga tao. Nagpatuloy lang kami sa ginagawa namin. Kaya ate po. At grabe, hindi na ako makafocus dahil ang daming nagpapapicture. Pa-picture pa sila. Binigyan pa nga kami ng challenge eh. Anong pwedeng i-challenge sa dalawang artist na to? Nakaganto sila ako. Kaya ba? Kaya ba natin? In-explain na sa amin ni Rehab, pero buti na lang. Ayaw! Ayaw niya! Malapit na kaming matapos at background na lang, malalaman na natin kung sino ang mananalo. Ang ganda! Ganda yan! Papalo sa niya. Solid! Ang ganda, solid. Anong comment mo kay ate sa gawa niya? Nice. Sa kay kuya? Ang pogi ni kuya. No! Maganda naman sir. Nakaka-inspire sir. Wala akong talenta ganyan eh. Ilang sandali lang, natapos mo si Azen. Binisik lang ni Azen eh. Anong technique na ginamit mo? Ba't ang bilis mo natapos? May technique ba? Ano yun? Strategy. Oh, strategy. Ano, nangasar ka oh. Habang inaantay nila matapos, alamin muna natin ang rate ng ilan sa mga audience. Anong i-rate yung gawa ni Ate? 10. 10. Magaling. 10.
nagsimula pa yung drawing niya. Eh, yung rate niyo po kay Kuya? 10-10. Siyempre, 10-10. 100 over 10. Ika pa din eh. Mukhang tigit ang laban. Kaya naman, i-comment niyo sa baba kung sino ang para sa inyo ang bet niyo. Artist 1 or Artist 2? Comment na! Tapos na namin. At anong masasabi mo sa drawing mo? Mas maganda pa rin sa'yo eh. Humble! Tutukin na kita. Ang masasabi ko sa'yo, ano, tanggapin na natin. Ang ganda nung sa kanya. Ang smooth, man. Baliktad, baliktad. Ngayon, magbo-vote na yung mga taong dumadaan. Lalayo muna kami ng 15 minutes at pagbalik namin kung sino yung pinakamarami, siya na ang mananalo. So, people's choice. Tara na. Arat, arat. Buhay yung color niya, bakaw niya. Buhay kasa-kesa rito. Mas malinaw yung pagkakulay. Sunrise. Ito, sunset na to. Sayang, muntik na manalo. Eh! Lumipas na nga ang 15 minutes at oras na para malaman kung sino ang panalo. Ang score natin ay 32-7 at ang nanalo ay Artist! At dahil umabot ka sa part ng video na to, meron akong sorpresa para sa'yo. Mamuiski pa, magbibigay tayo ng one lucky winner ng It Takes Time clothing. Ayan, it's either white or yung blue. At ang gagawin mo lang ay dapat nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko, nakafollow kayo sa Facebook, at share this video and also comment the hashtag Yes of Today's Carlin. Comment nyo na para manalo kayo ng It Takes Time. Available sa TikTok shop for 599 na lang, guys. Bilhin nyo na. Naka-promo tayo ngayon. Let's go! Tara, balik tayo sa video. Ang nanalo ay Artist 1! Walang iba kundi si Azen! Congratulations, Azen! Super deserved! Kasi, tinan nyo yung drawing niya, parang picture talaga. Anong masasabi mo kasi nanalo ka? Ano? Unexpected. Arteya na tong katabi ko eh. 500! 1,000! 1,500! 2,500! 3,000 pesos! Baka mamaya, for the vlog lang to ha. Ay, hindi, hindi. Sa'yo talaga yan. So, thank you, Azen. Support nyo yung page niya. Ayan. Page po. It's, ano lang, Azen na lang lahat yan. Ayan, pakita na namin sa screen. Ayan, follow nyo siya and support local chalk artists. Bye! Ano kasama, Kuya? Saan? May Azen! Solid yan, solid. Supportan nyo palagi yan, syempre tayo. Syempre pati si Arteya. Yeah, yeah. Grupo! Yeah!